Ayon mismo kay U.S. President Joe Biden, mahigit 150,000 tropang militar ng Russia ang nananatiling nakapalibot sa Ukraine mula Belarus sa Hilaga hanggang Russia sa Silangan at Timog. Inaalam pa ng U.S. kung totoong pinupull out na nga ang ilang Russian troops, gaya ng sinasabi ng Russian government. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. Marami sa mga Pilipinong nasa Ukraine ang nasa capital city ng Kiev. Tahimik pa umano at normal ang sitwasyon sa ngayon. Pero may plano ang mga Pilipinong bumiyahe pakanluran sa mga borders ng Poland. Ayon kay Marcel, na 3 dekada na sa Kiev, may sapat na panahon sila para bumiyahe. Oras na magkagulo. Sakaling mainit na talaga yung sitwasyon, meron po namang bus na pwede kaming extra movement, yung emergency na pwede kaming umalis dito. May iba namang Pilipinong lumabas na ng Kiev, gaya ng teacher na si Xi na nakausap ng ABS-CBN News kahapon. Sakaling sumiklab raw ang gulo sa Ukraine, magtatrabaho siya sa mga katabing bansa, imbis na umuwi ng Pilipinas. Nag-apply na po kami ng visa going to like another country. Single mom po ako, so kung wala akong trabaho, so pare-pareho po kami magsasuffer. Walang embahada ng Pilipinas sa Ukraine, kaya ang embahada sa Poland at honorary consul ang nag-aasikaso sa paglikas o pagpapauwi sa mga Pilipino. Pero ayon sa mga miyembro ng United Filipino Global Ukraine, 8 lang sa kanila ang nagpalista sa repatriation. Nilinaw naman ang Department of Foreign Affairs, hindi sa pilitan ang pagpapauwi, pero nagpaalala na mas mahirap ang paglikas kapag nagsimula na ang aberya. Marami na rin mga commercial flights ang nagsuspinde ng flights in and out of Ukraine. So ito rin, Zen, ang isa sa mga challenges na tinitignan ng aming embassy. Yung pong mga Pilipino na lilipat, sana po ay ibigay alam niyo po sa aming embassy o yung aming honorary consul para po matrace namin kayo kapag kailangan po namin kayo hanapin at ilikas. Sa isang tweet, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin na sisiguraduhin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Ukraine. Bukod sa embahada ng Poland, inaasahan din nakikilos ang embahada sa Moscow, Russia. Ang mga embahada naman sa Paris, Brussels at Berlin pwedeng mag-asikaso sa visa. Pero dapat rin daw magbukas ng borders ang mga katabing bansa ng Ukraine. Yun ang hinihingi ngayon, pinapakiusap namin sa European Union. Napapasukin niyo po yung mga Pilipino na lilikas po ng Ukraine sa inyong mga bansa. Ayon sa DFA, wala silang eksaktong bilang ng mga Pilipino sa Ukraine. Kaya importanteng tumawag sa Philippine Embassy sa Poland sa mga sumusunod na numero para sa kanilang detalye at lokasyon. Zen Hernandez, ABS-CBN News.